wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Care, compassion, competence, communication, courage, and commitment. Yan po ang sinasabing 6 C's of the nursing profession. Alamin natin ang mga vital roles and challenges ng isang nurse sa kasalukuyang panahon. Kasi sinasabi po nila, nurses are the heart of healthcare. Kaya mula sa Health Check Plus, maraming salamat po sa mga bayaning nurses na patuloy na nagsisilbi sa ating mga pasyente at kanilang mga pamilya. May COVID-19 man o wala, andiyan sila upang maglingkod sa ating mga kababayan. Magandang araw po sa inyo, Miss Jowen Phil Owethu Mposula. Baka po gusto niyong bumati sa ating mga nakikinig at nanonood. Okay, magandang araw po. Thanks for being for inviting me here sa Health Check Plus po. Nako, kami po siguro ang dapat talaga magpasalamat sa inyo. And Nurse Jowen, alam niyo po, curious lang po ako kung gaano po katagal na po kayong isang nurse. After passing the licensure exam po, I've been in this profession for 12 years na po. Ang tagal na po. And ano po ba, saan po, baka po maaaring niyong ikwento kung saan po kayo nag-aral at lalo-lalo na po yung nagtulak po sa inyo para po sumalang sa isang napaka-challenging na profession ng pagiging nurse. Actually po, I'm a second courser. Bale po, I graduated Bachelor of Science in Nursing po sa Sultan Kudarat Educational Institution sa Tacuarong City. And ang first course ko po, bale po, is Computer Science. I've been working sa local government ng General Santos for 12 years din po. That's why po, siguro dahil exposed ako in helping people, gusto ko po mag... Siyempre, pag bata pa po, you were into idealistic pa. So, I switch my profession po and become a nurse. And this is it po. Naging nurse po ako. Ayan. So 12 years po pala kayo sa NLGU na meron po kayong degree sa computer science. Tapos ngayon po BSN. Po, nursing po 12 years naman po. Running 12 years. And Nurse Jowen, opo, siguro sabi niyo nga po experiences, ang tagal niyo na pong nagtrabaho LGU, tapos ngayon bilang isang nurse, siguro familiar po kayo sa mga challenges, lalo na po ngayon na kinakaharap po ng isang professional na nurse. Ano po ba yung, despite all these challenges, rin nagbibigay sa inyo ng motivation at inspiration para po magampanan ang inyong trabaho bilang isang nurse sa isang ospital? Parang kape lang po yan. Kanino ka ba bumabangon? Siyempre po, aside sa ang hirap po eh, kasi sa hospital po namin, 12 hours yung duty, tapos meron ka pang i-deal na mga kasamahan mo sa trabaho na, kasi uso sa profession namin yung, yung bullying, talagang open shop. Pero of course po, dahil sa kahit maliit ang sahod, pero if it is your parang calling, talagang you will stand for it. Tapos, alam niyo po, yun yung taking good care of patients na it really feeds my soul. Lalo na it's rewarding to see patients na maging okay, tapos you will send them home. It's really giving you a great joy, lalo na po, you will not think it's a job. It's really a dedication po talaga. Po, napakaganda. At saka po parang nung pagkakadescribe niyo po kung ano po yung inyong motivation or inspiration, sabi niyo po parang, calling niyo talaga, tapos it feeds your soul. Para pong Nurse Jowen, parang I couldn't imagine when you mentioned po yun, yung it feeds your soul. Parang hindi ko rin po siguro ma-imagine na isang tao na imi-mention na gano'n ay nasa ibang profession. Parang talaga pong calling niyo talaga siguro pong maging nurse. Opo. Siyempre po, yun po, mayroon po kayo sigurong inspiration for, I mean, model. Mayroon po kayong isang tao, nurse man yan or hindi, na nakita nyo po na dapat ay gusto nyo pong sundan sa yapak or gawing ano po ba, role model. Baka po pwede nyo po sa aming ma-share kung sino po siya. Bale, there are two people in my mind po na naging inspiration ko po sa pagiging nurse. Una po, i-mention ko talaga yung pangalan. Yung senior nurse po namin, bale si Kina Dalimbang, nasa US na po siya. She's my senior
naging inspiration ko po siya para maging isang ICU nurse. Siya po talaga ang nag-ano sa akin, nagturo, tsaka wow na wow ako sa kanya. Kaya po, yun, pinapatuloy ko po yung sa profession or yung sa field na ginusto ko. And another person po in my mind is si Ma'am Pe. Kasamaan ko po din siya sa MMG Federation. She's been in this profession for a while. Like, as in, veteranang veterana na. She pushes me to the limit na hindi mo ma-imagine na may tao palang naniniwala sa'yo hanggang ngayon. Parang ipupush ka, itong gawin mo, ganyan. So, these two people really inspires me to move on kahit mahirap ang profession na sinasabi lang nurse. Maganda po na meron po kayong nakikita. And parang very close po kayo sa kanila. Alam niyo pa po, kunwari po si Ma'am Hina, parang alam niyo pa po kung nasa na siya, alam niyo pong nasa abroad. At si Ma'am Fe po talagang parang pinush po kayo sa limit ng inyong makakaya. At nagulat rin kayo na kaya niyo pala yung kanyang pinupush, kung saan kayo niya dinadala or pinupush. Ayun, kaya po, siguro, baka po meron mga nakikinig sa atin at saka mga nanonood na mga kabataan na gusto pong maging nurse katulad ninyo, baka po may payo po kayo sa kanila. Given your challenges po, tas kayo po meron po kayong mga role models at saka inspiration. Hindi po talaga madaling maging nurse. Bale, if the reason po is sabi ng nanay nila mag-nurse sila or tatay nila or mga aunties nila abroad na, oy, mag-nursing kayo or gusto nila mag-abroad, they should think twice. Kasi being a nurse is not easy. Dapat kasi being a nurse, you should be, as I have said kanina po, it's a dedication. I know po maraming gusto mag-abroad, pero if sa kanila is yun lang iniisip nila, how could they take good care of people abroad if they're not happy of what they're doing? But still, they need to know their intentions, why they took up nursing, o bakit kailangan nila maging nurse. Kasi dapat diba kailangan maging happy ka sa ginagawa mo and you love your job. And most importantly, you love to be a nurse. Yun po. Nurse Jowen, yun po. I'm sure yun po. Marami rin pumapasok. Mayroon rin namang pumapasok talaga siguro for the sole purpose po na makalipad or makalabas ng bansa, makapag-abroad, pumapasok bilang nurse. Pero meron po yung mga katulad po ninyo na nakikita natin, nurses po, na dedicated talaga at calling po talaga. Pero marami pa rin po yung mga lumilipad, nag-iibang bansa ng mga nurses. Ano po kayo yung mga dapat natin gawin? Well, aside po, syempre, na galing sa'yo dapat yung dedication to be a nurse and to serve, yun po, to give care to patients, yun po. Pero yung estado po kaya ng ating mga nurses sa kanilang pagtatrabaho, kasi ang dami po talagang magagaling na nurses and dedicated na nurses na talagang nag-iibang bansa. Ano po kaya yung nakikita niyo po na dapat gawin ng pamahalaan para po mag-stay po dito ang ating mga nurse? Okay, na-promise ko po sa husband ko, I will not speak negative to the government. Pero po, I cannot help it po eh. Kasi nga, hindi lang po nurses na may ganitong problema. Doctors, medtech, RT, PT, radiologists, and other healthcare providers po. Kailangan bigyan ng pansin talaga ng government. Naging bida lang kasi kami dahil sa pandemic. Pero kung walang pandemic, we're just unsung heroes, so to speak. I remember during President Noynoy, he vetoed the increase of salary of nurses and it was really disappointing. Kasi yun sana yung nagiging start ng mag-flip yung profession ng nursing, pero it was not done. Question ko nga minsan eh, bakit kaya kaya sa teachers and police, bakit sa amin hindi? Sometimes po naisip ko po, yung mga workers po, dito po sa amin sa Mindanao, meron po tinatawag na JO or job order or casual, bale, they are working for like 3 to 6 months lang po ng work. So they are paid for the salary, not with the benefits. So they're working same as permanent na or may regular employees. Pero they're the ones doing the dirty jobs. Parang lalo na pa sa DOH din po, yung mga nurses for the barrios, bale, give what is suited for them. Kung kailangan na ibigyan sila ng permanent plantilla, give them permanent plantilla. In the private hospital, give them also raise from the salary. I guess it's due for the nurses kasi we work so hard then 12 hours, just try to imagine, kasi nga dahil kulang sa nurses. And
sino ba naman po ang hindi aalis sa bansa kung they're just only receiving 12,000, 16,000 na sahod? And sa panahon po ngayon, ang mahal na, gasolina, tumataas, lahat ng bilihin. So they're feeding this their family as well. So I guess po, they will really go out from the country and look for a greener pasture. So hindi po natin sila masisisi to go outside din po. Pero Jowen, parang appreciation, no? Katulad po ng sabi niyo, kung hindi pa na pandemic, parang yun nga po, unsung heroes po ang mga nurses. Ngayon lang po talaga na-appreciate po ng karamihan sa atin, pati po ako siguro dati, parang alam ko na pagpupunta sa ospital, mayroong nag-aalaga sa akin, pero hindi ko talaga na-appreciate until po talaga nagkaroon ng pandemic. Okay. And siguro po pinag-uusapan natin yung pandemic, at alam po natin na hindi pa nawawala ang COVID-19, pero masasabi niyo po ba na bumabalik na ang mga procedures na routine at regular na trabaho po ng mga nurses? Ngayon po na nandiyan pa, pero bumababa na po ang mga kaso ng COVID-19. Regarding po dyan, bali, yun po, medyo nakikita natin medyo hindi na ganun ka-strict like sa amin po noon, naka-level 4, 5 PPEs kami. At least ngayon po, pwede na kayong magmamask at saka face shield na lang. So, at least po, medyo hindi na po ganun kabigat. Yung routine po namin is, of course, nandyan, may job. We have the job. We're very thankful kasi sa lahat ng profession, kami yung may trabaho during pandemic. So, I guess po, medyo lumuwag yung ano, yung kahit papano, yung naging work ano namin, kasi nga hindi na nga kami super balot na balot, mga ganun, kasi nga dahil po sa bumaba ng case ng COVID-19. Po. Parang mas madali pong gumalaw, kasi dati nagpupunta po ako sa mga ospital, parang talaga pong ano ba, parang astronaut po, na parang talagang ang kapal ng pati po sapatos. Opo. Yes po. Tsaka ano po, ang hirap dun sa part, lalo na po naka overall, kasi ano po, yung iba hindi pwede tanggalin for 6 hours. So 6 hours po kayo hindi iihi, hindi iinom ng tubig, kasi hindi pwede i-open. So talagang mahirap po. Ganon. Oh, natatandaan ko nga po, mayroon po nag-viral na mga pictures talaga, at saka nagsasabi po na yun, pagod na pagod yung mga nurses, and sabi po talaga yung iba nagda-diapers na, kasi yun nga po, baka maihi. Opo. Ay, buti naman po, medyo lumuwag na. Face mask at saka face shield po, kailangan pa rin po ng mga nurses sa mga ospital. Tama po, Nurse Jowen. Opo, Attorney Mimi. Opo. Nope. Kailangan po eh. Kasi kahit pa paano, hindi lang naman COVID ang sakit sa ospital. May ibang sakit pa rin naman po. So, kailangan protektahan pa rin ang sarili. Yun po. And yun po, siguro, although sabi niyo po, lumuluwag na ngayon po, face mask, face shield, at yung regular po na damit or protection, hindi na po kailangan ng overall, at hindi, pwede na po yung madali na pong gumalaw para sa mga nurses ng ating mga health professionals, including nurses. Pero yun po, for sure, meron pong extra mile na ginagawa po kayo mga nurses para po umiwas sa COVID-19. Baka po pwede nyo i-share sa amin kung ano po yung ginagawa po ng mga nurses ngayon para sure na hindi lang COVID-19, pero para hindi po kayo magkasakit. So again po, kailangan pa rin po namin mag-follow ng COVID protocols po. Yun po, magsuot ng mask, face shield. Of course po, thankful lang din po ako sa hospital na saan po ako ngayon, kasi they're giving free vaccines po sa lahat ng healthcare workers nila po, sa nurses. And of course, importante pa rin po maghuhugas ng kamay and take some vitamins, have some rest or sleep, then eat healthy, and of course, prayers talaga. Importante po yun. Po, thank you po. And baka po, bago po tayo magsara ng ating interview, mayroon po kayong payo sa ating mga nakikinig at nanonood. Yun po, since hindi pa po tapos talaga ang pandemic, ay hindi pa na-lift ang COVID na pandemic sa buong mundo, follow pa rin po tayo sa protocol. Iba na ang, kumbaga sabi nga, so mag-gas-gas na saying, prevention is better than cure pa rin po. So ingatan po natin ating sarili at ano po, yung maging ano, alerto sa mga nangyari sa paligid po. Yun po, thank you po. At thank you rin po sa inyo. Maraming salamat po, Nurse Jowen Mposula. Mag-ingat po kayo lagi. At dyan nagtatapos ang Health Check Plus. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Attorney Mimi Campos Banaya. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan, sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan, batiin araw-araw ang ating mga minamahal. Be kind,
Be safe and stay healthy. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company.